Ito pala ang totoong dahilan ng pagre-retiro sa basketball nitong si Allen Durham. Justin Brownlee, mukhang makagagawa na naman ng bagong history. Coach Chot Reyes, ano tong pangamba niya sa Game 2 Finals ng Ginebra kontra TNT? Ano itong ayaw niyang mangyari? At Justin Brownlee, inaasahang mas mag-i-step up pa sa Game 2 Finals. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Chot Reyes, TNT Head Coach, may pangamba sa maaaring mangyari ngayong Game 2 Finals na kung sa ay ayaw niya mangyari na gawin ito or magawa ito sa kanila ng katunggaling team na Barangay Ginebra. So batay sa report, ine-expect ni Coach Chot na babawi sa kanila ngayong Miyerkules ang Barangay Ginebra matapos talunin nila sa Game 1 Finals sa Best of 7 series na ito. So ninanais ni Coach Chot Reyes na masustained nila yung ginawa nilang depensa sa Ginebra gaya nung ginawa nila sa Game 1, dahil kung hindi, maaaring makakambak ang Ginebra gamit yung ginawang adjustment nila. Ang isa sa pinangangambahan nga sa Ginebra ng nasabing head coach na ito ay yung opensa ng Ginebra, dahil alam ni Coach Chot Reyes kung gaano katindi yung kayang ibigay na opensa ng Ginebra na siya nga pong di niya nakita nung Game 1 at possible baka mangyari sa kanila sa Game 2, dahil alam ni Coach Chot Reyes kung gaano kataas ang percentage ng Barangay Ginebra sa 3-point area. So yung outside shooting ng Barangay Ginebra ang isa sa kinatatakot nga rin talaga ng TNT sa Ginebra, dahil pag pumutok ito gaya ng ginawa ng Ginebra noon sa SMB sa semis, malaking problema to sa tropang giga pag nangyari sa kanila. Kaya naman ang TNT nakahanda na rito sa Game 2, dahil alam nila na may adjustment na gagawin ang Barangay Ginebra. So yan, 36-year-old Allen Durham tuluyan ang nagretiro sa pagbabasketball. Nung lumabas nga ang balitang ito, marami ang nagulat, dahil si Allen Durham ang import or player na siyang nakikita pa namang nasa sa kanya pa ang kalakasan sa court. Kaya nga natawagan pa itong dahok . Batay nga sa legit na update sa nasabing manlalaro, isa sa dahilan kung bakit nagretiro na si Allen Durham sa paglalaro ng basketball ay dahil gusto niyang bigyan ng mas maraming panahon or time ang maibigay niya sa kanyang pamilya. So si Allen Durham marami itong napasaya, napahanga na siya nga pong tumatak sa puso ng mga fans. Hindi lamang sa PBA, maging sa ibang liga sa labas ng bansa. Na kung sa ay sa paglalaro niya sa PBA sa team ng Meralco Bolts, ilang beses niya nga pong nadala ang Meralco sa finals at nakakuha pa nga siya sa PBA ng award na 3-time PBA Best Import Award. Bukod dyan sa paglalaro naman niya sa ibang bansa, sa ibang liga gaya sa Japan B-League, nakakuha nga rin ito ng kanyang kauna-unahang kampyonato dito sa team ng Ryukyu na siya nga pong tinanghal pa bilang B-League Finals MVP. Isa na namang history or record breaking ang possible magawa ngayong conference ni Justin Brownlee kung mangyayari ito. Alam nyo bang isang kampyonato na lang or isang championship na lang tong kailangan ni Justin Brownlee para hirangin siya sa PBA na may pinakamaraming kampyonato sa PBA bilang import? Dahil sa ngayon, may 6 na kampyonato na siya, at kung mapapansin nyo, tabla na nga sila ni Sean Chambers na dati ring naging bata ni Coach Tim. So parehas itong may 6 na kampyonato na. Kaya kung sakali na makalusot ang Ginebra rito at talunin ang TNT sa finals conference na ito, isa na namang dagdag record ito sa kanya at another history kung makuha ngayon ng Ginebra ang kampyonatong ito. At about naman sa Ginebra, desidido talaga makabawi agad ang Ginebra sa Game 2, dahil mahirap na nga pong madalwahan pa. Kaya naman isa sa inaasahang mas mag-step up pa ngayon itong si Justin Brownlee na siya nga pong sinabing player ng Ginebra na nakakahawa ng enerhiya sa team.
dahil si JB yung player na team first talaga bago siya. Kaya naman asahan nyo sa game 2 ah, eh talaga namang mas kakayod ito ng Husto dahil ninanais nitong makabawi sa maalat na first game nila sa finals na ito. Siya nga pala ah, maging si Sean Chambers kung naaalala nyo. Si Sean Chambers ay dating import ni Coach Tim. So pati pala ito eh bilib kay Justin Brownlee. So may nasabi nga siya sa ginagawa ni Justin Brownlee na paglalaro dito sa Hinebra, na kung sa ay bumilib rin talaga itong si Sean Chambers talaga kay JB, na kung sa ay ayon kay Sean Chambers, credit po. I think Brownlee's the best player to ever play in this league. Him and Bobby Parks are the two best imports, so wishing him and everybody the best. Although Ronde is pretty darn good too. Tough. So I think it's gonna be an exciting series. Justin's very light, very humble. Everything that you hear about Justin, just all around great guy. He's all about team first, him second. He's at the mid of Bobby, Norman Black, and myself type of guy. So ganun nga po kabilib si Sean Chambers kay JB.